Hey, what's up mga kabasketball? Eto ha, Hakot Award ngayon si Renz Abando sa Korean Basketball League. Matapos silang maitanghal bilang regular season champion, EASL champion, slam dunk champion, at eto, KBL regular season champion. Grabe ano? Grabe yung pag-expose talaga ni Renz Abando dito sa Korean Basketball League. Hindi lang ito mga kabasketball, dahil posible pa niyang makuha ang Defensive Player of the Year. At posible pa silang magiging KBL champion sa Korea. Sa katunayan ay hawak nga nila ngayon ang number 1 spot sa Korean Basketball League. Sa tingin ko mga kabasketball ay kabilang si Renz Abando sa tinutukoy ni Tony Ronsoni na bukod kay Kai Soto na meron pa nga daw silang Pinoy player na ini-scout sa ngayon. Samantala hanggang ngayong April na lamang manatili si Kai Soto sa Japan B-League. At tutungo na nga ito sa USA para sa minicamp doon bilang paghahanda na rin sa NBA Summer League. Wala pang inilabas na report kung nag-offer na nga ba ng panibagong contract extension itong Hiroshima Dragonflies. Well expected na yan mga kabasketball. Ngayong April, susugal at susugal talaga ang Hiroshima para mapanatili pa si Kai Soto hanggang finals ng Japan. Hanggang April lang kasi ang elimination ng Japan B-League at sa May na magsisimula ang playoffs. Sa laban nila kontra Toyama Grosses ay napakababa ng stats ni Kai Soto. Habang tumatagal, pababa ng pababa ang stats ngayon ni Kabayan ano? Kinakailangan talaga ni Kai Soto na maging confident sa kanyang sarili na magdala ng bola, mag-dribble, tumira ng jump shot, tumira ng tres. Dahil kung titingnan talaga natin ang performance ni Kai Soto, ay para bang nahihiya siyang mag-dribble, nahihiyang tumira ng tres, pwede naman siyang tumira ng tres kahit isa o dalawang beses. May pagkakataon kasi na kapag nasa kanya na ang bola, eh floating agad siya. Pwede pa naman siyang mag-dribble papalapit sa court. Yun nga lang ang kulang kay Kai Soto, yung pagiging confident sa kanyang sarili para bang nahihiya siya na baka pag nagkamali siya ay sisihin siya ng team, di ba? Hindi naman dapat magtuloy-tuloy ang ganitong style ni Kai Soto dahil pabagsak na ang kanyang stats sa ngayon. Kayo mga kabasketball, anong masasabi ninyo sa video natin ngayon? Ugaling mag-like, comment, at subscribe!